Alright, nandito tayo sa pilot episode ng tinatawag kong Inside the Zone with Sir Mox, Kuko TV. At meron tayong special guest na i-introduce mamaya. Pero introduce muna natin ang isa sa mga OG casters, ang tinatawag kong si Mr. Worldwide ng PUBGM Philippines, Sir Attorney Mox. Hello! Kumusta kayo? I'm so excited to be here sa ating In The Zone. And looking forward na may malaman kayo at ma-learn at sana ma-entertain kayo sa aming segment. Ayan. Inside The Zone yung title ng ating show. Inside The Zone pala. Sorry. Yeah. Let's go. Okay lang yan, Sir Mox. Kasi this is the pilot episode, syempre. Hindi pa natin masyadong memorize. Pero meron tayong isang special guest na alam kong pagod na pagod to eh. Kaagising lang na ito eh. Pagod na pagod to from the week na nangyari na nga ng PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Summer. And we have here formerly pro player ng Exquisite Esports na ngayon ay coach na ng Playbook Esports. We have Fourth Row. Welcome to the show. Ayan. Hi guys. Ayan. Welcome sa akin dito sa show ni Kuko Challenger. Ay, maraming salamat sa pag-unlock ng aking imbitasyon na 'yan. At bago nating pag-usapan 'no yung mga nangyari nga no week number 1. So basically guys, itong show na 'to 'no, pag-uusapan natin dito ang mga nangyari on the previous week ng PMCL. And hopefully magawan din natin 'to na week number 2 at week number 3 and I would say na pwede na rin natin gamitin to, Sir Mox, no, for future PUBG Mobile tournaments. Masama na rin natin yung mga PMCT at yung in December yung PMNC. And hopefully we could also get additional guests here or other casters na pwede rin nating ma-invite. Pero anyways, let's do a little bit of recap, Sir Mox, no, dun sa nangyaring yung week number 1. Currently at number 1 spot, we do have OSJA Esports from Cambodia. And this is something that I was expecting. 217 points ang nakuha nila. Mm-hmm. Well, nung dating season kasi, nung spring, week number 1, medyo mababa yung nakuha nila. Then after week number 2 and week number 3, dun sila bumawi. And kaya ko sinasabing expected to, kasi syempre, same yung lineup nila and at the same time, alam na nila yung kalaban nila. Dahil nga rin ito, sa pagdomina no ni Red Bull, isa sa mga players ng OSJA Esports, no, ang dami niyang elimination points every each game na siya yung MVP. And now going back sa overall rankings, number 2 naman ang team ni Fourth Row na Playbook Esports currently with 208 points. Siguro ano, pasadahan lang natin no, hanggang sa top 7 kasi nandun yung GE, no. So we have top number 3 YG 198, 189 naman ang ASTE or yung Stranger's Tribe Aromacy. MFG Esports naman ay 185 points at 5. 6 naman ang Harami Bro with 179 points, and then Genesis Esports at number 7. Hindi natin to ine-expect, Sir Mox and Fourth Row, 157 points. So Sir Mox, matanong kita no, sa napanood mong week number 1 ng PMCL Summer, week number 1, ano yung masasabi mo no, like yung first thought mo na nakita mo na yung GE hindi nag number 1, OSJA number 1, tapos number 2 yung Playbook Esports? I just have to focus on the side of the Philippine team, no. I'm not being biased, pero nakita ko yung effort. Usually nagkakaroon ng like overlapping, no, talagang malakas talaga yung ating Philippine representative for this year, no, especially sa PBE, no. To give you a little gist, no, sa ating week number 1, they're always getting the top 5 to top 10 positions, especially nung itong last days, no, itong last day ng ating week 1 kung saan the PBE Esports, chinek natin yung game 1 hanggang game 6, eh palaging nasa top 5 sila. And I think, aside from that winner-winner chicken dinner, marami din silang kills. Nagpa-play around 6 to 7 kills average. Eh, I believe that they really deserve the spot. Kasi palagi ko sila nakikita sa mga last zone. And at the same time, grabe, yung skills nila. As in, mamaya pag-usapan natin yung paano nila, paano sila tumitechnic doon sa laro. Dito sa last day nila. Kasi, I'm not sure, but for me, it's overwhelming and it's very entertaining nung nakita ko yung paglalaro ng PBE. Ayan.
Nakaka-ano lang sa akin, yeah. No? Kasi galing ako sa English broadcast and then all of a sudden magtatagalog ako dito sa show natin. Wherein dapat pinapractice ko ang aking English kasi medyo high level yung kasama ko na si Tash Bunny. Pero anyways, yun nga, no? Sir Mox. Totoo yan, Playbook Esports getting 4 winner-winner chicken dinner dinners. And now, let's talk about that fourth throw. 4 yung winner-winner chicken dinners ng PBE. Medyo slow yung naging pacing nyo, no? Nung week number 1, especially on day number 1 kasi kung di ako nagkakamali, yung unang manok nyo ay nakuha nyo nung day number 2. So, during day number 1, was there like some type of a little bit of adjustment? Dahil nga yung ibang teams ay medyo iba yung roster? Or ano bang nangyari nung week number 1? Nung day number 1 rather? Same lang naman, pero nung day number 1, hindi pa rin kasi namin na sunod yung parang kumbaga yung nilatag namin na game plan para doon sa week number 1. Nung day 1 di pa namin yun nasunod. Tapos nakuha na namin siya nung after namin mag-break, 'di ba? Day 1 nagkaroon kami ng break. Ayun. Napag-usapan namin nun during nung break. Tapos yun, nakuha na namin nung day 2 namin, tapos 3-4 yun. Nice. Yun yung maganda, Sir Mox, eh. Meron silang day off. And randomly siya kasi every each week kasi magkakaiba yung grupo. Pero isa lang yung ano yung groupings, no? Every each day. Kumbaga, merong ABCD, tapos ABCD, ano yun? ABCE, ganun. So nagpapalit-palit siya. So sa mga nanonood diyan na syempre minsan naghahanap sila asan yung PBE, asan yung Harami Bro, asan yung Dread Esports. May mga araw na day off sila. So kumbaga isang buong araw hindi sila maglalaro. Unlike kasi before, Sir Mox, there were only like I think 4 games or 5 games sila naglalaro and then may isang game silang hindi nilalaro. Parang ganun, no? Oo. Last season ganun. Last season kasi ganun eh. So binago nila yung setup. Actually maganda siya kasi ito nga yung sinabi ni Fortro, nagkaroon sila ng parang oras para maobserbahan yung ibang mga teams and adjustments din, no, coming from that day number 1 na hindi sila gaanong nakuha ng magandang puntos. I mean, well, nakuha sila pero hindi sila nakakuha nga ng winner chicken dinner on day number 1, tapos day number 2, tapos yung mga sumunod na araw, especially on day number 5, Sir Mox, nakakuha actually ang daming PH team ang nakuha ng manok. And one of the other teams na gusto ko rin pag-usapan dito is yung Strangers Tribe Eromasi. Day number 1, parang ganun din yung setup nila with PBE. Actually, kakaiba yung setup nila eh. Pabago-baging dropping point ng ESTE. Tapos parang di nila alam yung gagawin nila. Para silang Flash Vision Esports or parang APG. Yeah, yeah. And then all of a sudden, day number 2, ang galing. Nagbago yung iip ng hangin, parang gusto nilang kunin agad yung mga puntos. Naka 70 points sila kung di ako nagkakamali. Day number 3, parang naka additional 70 points uli sila. And this is because, Sir Moxa, kung di mo napapansin pa, yung lineup kasi ng ASTE, kalahating Pinoy, kalahating Nepali. Oh. And that is so Minor halo. And Kai from Strangers Esports dati. Tapos from Tribe Eromasi naman, si Zayo, si Incus, saka si No Fear. And si No Fear, siya yung pinaka-grabe mag-kills sa kanila. Isama mo na yung pagiging aggressive ngayon ni Minor. So, kumbaga nakakahawa yung nagiging aggressiveness, no, ni Zayo, ni Incus, at saka ni No Fear. Ang tanong ko ngayon kay Fourth Row, ano masasabi mo sa lineup nila ngayon? Grabe, no? Oh, ano, parang tag mo dito. Nandun sila sa ano, dun sa level na ano na lalaban talaga sila. Alam mo 'yan, kita mo dun sa laro nila nitong week na 'to. Parang hindi sila ano, no, hindi sila naiilang na ano na lumaban. Pag may chance sila lumaban, lalabanan talaga nila. Kahit nga sa ano eh, sa mismong drop point eh, 'di ba? Yung era ang drop point nila yung Yasnaya, tapos kasama nila doon yung Dread. Yung Dread daw. Eh, ang laki-laki ng Yasnaya eh. Kung tutusin, pwede mo yun hindi paglabanan eh. Kasi malaki naman yun. And merong moment doon na parang challenge din nila yung parang dropping point din ng Dread doon. Alam mo kalahati na nga ng Yasnaya sa kanila. Meron doon isang araw doon na parang sinabayan ng isang player ng Strangers. Dinikit na, 'di ba? Oo.
So ibig sabihin doon, parang very confident sila no when it comes to early drop na Sir Mox. Na kaya nilang labanan itong Dread Esports. Whereas itong Dread Esports naman kasi nag-struggle sila no in the first week. They're currently at top number 16, no? So barely lang yung scores nila around 85 points lang yung Dread Esports. Well, knowing nung last season kasi yung Dread Esports nung Grand Finals, medyo dun sila bumawi talaga, no? Very slow ano rin kasi slow learners din yung ano yung Dread Esports when it comes to adjustments sa strategy. Ikaw ba Sir Mox, what can you say about Stranger's Tribe Aromacy na ngayon ay grabe yung pinapakita nila. Actually, nabigla ako kasi halo-halo yan, no? So, before I proceed, kwan ba sa'yo, coach, kwan, do you think it's okay? Kasi this is an international league already, right? So, do you think, kwan, maganda na may mga, although normal naman sa atin yung import, pero do you think maganda yung ganun na combination na, syempre, you're representing wholly your nation, pero this time around kalahati yung Pinoy, kalahati yung ibang foreign. So do you think magandang combination ba yan sa mga ganitong mga liga? Okay lang naman kasi yung ibang team ganun din naman, kagaya ng ano, kagaya yung OSJA, dalawang player doon Thailand eh. Dalawang Thailand tapos kalahating Cambodia. Tapos ano pa, pag titingnan mo yung team nila, hindi siya yung ano ba, yung player na si ano ba, di ba? Ano yan, Thailand yun. Diba, pag titingnan mo siya yung ano eh, siya yung kumbaga main player nung OSJ. Hindi pa nga, di ba? Kung tutusin, OSJ Cambodia. Tapos yung main player nila Thailand, di ba? Oh, so, si Red Bull. Oo. So, kung usapang import, halimbawa, yung mga PH teams, kung ready sila, na-accept yun na mag-i-import ka, parang sa akin naman, wala naman problema. Kung tingin mo, yun yung magiging edge, gano'n. Oo, kaya magiging edge mo sa ibang... So, kasi yung naisip ko kasi, sir, coach, is yung the representative aspect. Kasi, syempre, at the end of the day, you're still representative. Maliban sa mga fans mo, you are carrying in your shoulder the nation itself. So, what do you think, like, in that perspective, yung pagiging representative ng nation mo? Parang hindi naman siya magiging ganun kalaking ano, impact. Uh-huh. Kung kahit magkaroon ka ng ibang import, halimbawa na foreign import. As long as ayun, naglalaro ka naman ng maayos, no? Nire-represent naman ng maayos yung team mo, yung nation mo, di ba? As long as wala ka namang ginagawang saka may ruling yan, Sir Mox, kung di ako nagkakamali. Parang 50% ng lineup mo dapat Pilipino. So I think parang katulad yung case ni Lufa last time, no? So he was actually in sa Japan League, ba yun? Wow, kaya pala. But anyway, actually, shoutout kay Lufa din. Nasa PMSL EMEA na siya. Oh, nice. I just want to insert this kasi nag-open tayo sa word na ilang, no? And kanina gusto ko yung tanong. Gusto ko na yung tanong ngayon. Coach, now you are from PBE, no? I know you from KHI. Talagang malakas na player. Pumasok sa Exquisite. Just correct me if I'm wrong, ha? Tapos kasama si Lufa, sabi ko magandang combination to. Medyo lang parang sa previous na mga yung match, parang medyo kinda hindi medyo umarangkada yung Exquisite yung pa-previous na mga matches. Then you're now currently the PBE, so we know that PBE is a strong team dito sa lalo sa Pilipinas. Are you perma ba to o tempo? Yan, bago sagutin ni Fourth Row yan. I-entry muna natin, pakita muna natin yung highlights na mga PH squads na nakakuha ng winner chicken dinner. We're gonna go on a really short break here. Panoorin muna natin to. The chances are on the side of Harami Bro on getting that winner chicken dinner, and they also have 6 eliminations on top of that. Yeah, and Harami Bros, I don't know if you saw it just now, Federalis has tier 3 shields of Kelvin as well as the Kevlar range. Takes a bit of damage, just trying to go for it for the information. The spray comes through, a must will be punished, but will immediately be traded out. That's the end. Harami Bros in! Full power!
area that they're holding onto. Jamban from top side finds one. Full advantage himself. Tries to go for another. Punished by Kaiz. Just trading off of him. Look at that ASTE coming out of nowhere. Fighting the full advantage ends the day with a... Like, this is the right time for them to pop off, and now they're gonna come out. They want to go at least deal with Bit and Playbook. They did the final blow. Straight to Lilyaka, misses him thankfully, but that is a lot of pressure on the ASTE. PBE now out, 5 eliminations. Grin now 3rd place, Zayo and the other members of ASTE. A 2-2 formation, they're rushing forward, hiding in the smoke. You can't hide forever, they say. And they're just rushing through, trying to find as many people as possible. No one running up on each other. Right, oh, now, oh, oh, Miner, look at Miner. Final member standing, exit. What can you do? The pressure is too much. And there you go, winner, winner, Chick. Him. Gets some damage, tied in, sprays out. One boy in trouble, he gets knocked down, can't do more than that. The nade checks him. He was out in the open, and now, look at this from Zyle. Zyle waiting for the team to kick. Shadow, though, will be right beside him. One is currently down, by the way. And now, spots. Taps goes down. Now, two players left for the side of it. MSI now knocks down one more. And it's gonna be just kicks now. For the side of Enigma, or FD rather. Ooh, with the nade actually getting that. And movement as well. Bloody hot. Rips, they spray through. Oh, he's fixing it, just finding their way through. SDK despite the 3-man advantage. Gates out and goes down. It's just Masterix pulling down line. Trying to expect at least that one. It goes down, and that's not happening. Knows UA Prime is close, but the lack of information means that they have to play it very, very safely. UA Prime playing very quietly. KS comes through, he rushes outside, gets tagged by the nade. A rush forward, and Wuro spots Federale's first. Harmony Pro third place. 11 eliminations in the bag, a good round for them to start the weekend. UA Prime all going outside, gonna go for this PBS play. The spray's a little bit too much. Koopa on the other end. He does answer back. XZ. Can go for this 1v1 circle. Full advantage of him. He sprays down! Puts in the damage, Koopa! He has to play the miracle play. He has the high ground advantage! And he makes it! Waiting for the final stage to come through. The all out is happening very soon. Dale alone. Next twist, SUS, exquisite, just runs one over. Make it two, he's close! Runs! Take it out! That's ETQ! Third place! There's only one to worry about! But no worries! Alright, then we are back at it again dito nga sa Inside the Zone with Kuko TV and Sir Mox, and with our special guest, Forthro from PBE Esports, or Playbook Esports rather. And balik natin yung tanong no, ni Sir Mox. Permanent nga ba or temporary ang pagko-coaching mo sa Playbook Esports? Secret. Secret muna. Ganyan din yung sagot sa akin ni Neptune nung nakaraan, nung nag-analyst para, siya. Ano, para may showbiz content. No? Pero yung, sir, coach, yung kasi, nisabi mo na, secret, so let's set aside. Of course, baka may contract tayo dyan. Pero, of course, nisabi mo, nung first day, not good, tapos na good. Parang may nangyari bang mga tension, like naiilang, or like hindi pa sanay sa rulebook ni coach bago lumipad sa day 2, day 3 na consistency? Or matagal ka ng coach ganon sa PBE natin? Actually, hindi naman. Wala namang yung parang ano, yung parang ilang sa player. Oo. No? Chemistry, kasi, ganon. Yun nga yung isa dun sa ano, maganda dun sa PBE. Okay, diba, okay. Last time nag-coach ako sa kanila sa PMSL. Tapos before nung PMSL, parang nagtinulungan ko rin kasi sila nung ano eh, nung si Wildcard, PMPL, si Wildcard. Wow! Call split yata yun before nung PMSL. So yun. So in terms of kumbaga yung chemistry between coach at saka players, lalo kay Monboy tsaka kay Raymond, kasi ano eh, matagal na, kumbaga meron na rin kaming history na nagkaano kami, kumbaga nagkatrabaho ganoon yun. Okay. So pagdating ngayon dito sa PMCL season 2, wala naman ganoon. Si Michi, si Jaril, si Evil, wala naman, madali naman silang ano eh, madali naman silang katrabaho. Sa yung lahat ng players ng PBE, ano, parang ano, very coachable sila, ganun. Nice. Speaking of Evil,
will there be a chance na makita natin siya sa Battlegrounds this upcoming next week? Ngayong week, depende. Kasi nakaset kasi si Evil as fifth man namin eh. I see. So, depende no, sa sitwasyon. Kung kasi, goods na kayo sa scores, ganun. Oo. Ano naman yung mga players eh. Tsaka yung, kumbaga, yung system na ginagamit namin or yung threat na ginagamit namin. Kumbaga, sabihin natin na lahat yung players tsaka yung coach, willing kami mag-adjust. Depende sa kung ano nangyayari dun sa ano. Sa week na yun. And actually ito, gusto ko lang i-add, Sir Mox. Oh. Mahirap din maging coach talaga sa totoo lang. Like, na kwento na sa akin to ni Neptune nung nag-coach siya for PBA. Oh, okay. On a scale of 1 to 10 for throw, gaano kahirap i-coach ang isang Monboy, ang isang Raymond, Michi, Jarrell, at Evil? Ha? Gaano kahirap? Ano ba? Gaano kahirap ten, i-coach? 10 yung pinakamahirap? 10 yung pinakamahirap, 1 yung madali. 1 yung pinakamadali. 1. Madali lang? Oo, madali lang talaga. Kasi ganito, kung titingnan mo yung lineup ng PBE, sila din yung naglaro, di ba? Season 1. Sila rin. Yung season 1 kasi, yung lineup ng PBE, ready na yon. Kung ako tatanungin ha, ready na yon. Andun na sila sa point na kaya na nilang makipag-compete sa ano, sa finals. Di ba kung naalala nyo yung finals, parang muntik na. Kasi game 1, game 2, sila yung nag-chicken, di ba? Tapos umangat na yung score nila, tapos yun lang, yun. Nawala. So, yung lineup nila na yon, kumbaga parang ready na sila. Kailangan lang talaga nila ng mag-guide sa kanila, ganun, tutulong sa kanila. In terms of yung sa ano sa coaching na part yun. Right. Kaya hindi talaga mahirap. And when you talk about coaching pala no, it's not only just strategy. You're also talking about yung pep talk, yung iyan mo sila, ite-temp check mo sila, may tinatawag na temp check eh, yung parang sasabihin mo kumusta ka na ba or kumusta ka or kumain ka na ba? Parang ganun 'di ba? Go, Sir Mox, may tanong ka. Ko kasi maganda tanong ni pareng kasama ko dito, no? Kasama sa Inside the Zone, si Kuko TV. I just want to ilagay lang natin kasi walang problema doon sa mga main player, no? Sabi na, the Mythical Four. How do you manage Evil as the fifth man? Kasi ito, normal na to sa of course, sa ordinary people. Baka naumay na si Pip nang sa likod. Baka lana healthy kumbaga nangiinit na yung Mythical Four. How does our coach in PBE manage our fifth man? Kasi baka sila magtatanong na sila katulad tinanong nga ni paparing kasama ko sa Inside the Zone. How do you manage si fifth man? Ayun na, yung sa fifth man no. Sa akin kasi kahit sinong player. Opo. Kahit sinong player na fifth man. Kailangan kasi yung fifth man ready siya i-accept yung role na fifth man kasi okay. Kasi kung sa akin halimbawa 'di ba yung main four yung naglalaro. Opo. Kung wala naman nangyayaring pangit doon sa nilalaro ng main four, wala ka din wala ka ding reason para mag correct ang snap, 'di ba? Kasi wala kang reason para magpalit ng isang player kasi opo. Ano na yan eh, tag mo dito, pro scene na yan eh, di ba? Kung gusto mo talaga manalo, kailangan mong mag-gear papunta dun sa panalo. Hindi pwedeng, palalaroin ko to, siguro, palalaroin ko yung 6 man. Para saan? Para maka-experience, para lahat makapaglaro. Sa akin kasi hindi ganun eh. Mahirap kapag ka ganun. Dapat ano, professional lang, yan. Nice. I like that idea. It's actually new. Isip kasi ng iba kasi, lalaro ako. Pero, ba't yung palaro ni coach? Ang magaling naman ako ah. So, makes sense. Mahirap talaga yun sa part ng fifth man. Mahirap din yun kasi yun. Lalo kapag yung sinasabi mo, Sir Mox, na di ba may mga player na siyempre palung-palu ka, lalo pag nanonood ka, di ba? Gusto ko din doon, ganun. Kailangan talaga ma-accept nung player na yon na yung role mo na fifth man ka, di ba? Kasi merong time para sa iyo
merong certain, kumbaga merong certain na trabaho para sa yon na halimbawa nagkaroon ng emergency, hindi makakalaro yung isa. O kaya sabihin natin kasi nangyayari talaga sa mga player yon, merong player na ma-off doon sa araw na yon, 'di ba? So kailangan ready yung fitman para palitan siya, ganun. May role din siya, no? Hindi man siya all the time na may role, pero when in times of kumbaga crucial, siya yung pinaka-importante na mag-fill in doon sa mga hindi makaabot or may problema. I like that. I like that idea. Hindi naman ano eh. Tsaka hindi naman porket fitman ka, kaya ka nandun sa role na yun na fitman ka, kasi sabihin natin, yung apat mas malakas sa'yo, kaya ikaw dyan ka, fitman ka. Hindi eh. Hindi naman ganun eh. Kagaya sa amin sa team namin, 'di ba? Fitman namin, si Ibi. Yes. May isa pa kaming player, 'di ba? Si Cool. Oh, si Cool. So, paanin pa si Cool, 'di ba? So, kung titingnan mo, hindi naman mahihina 'yung mga player na 'yan eh. Mm. Correct. 'Di ba? Kaso nagkataon lang na 'yung kagaya ng sa amin week 1, hindi naman pangit 'yung pinakita nung ng lineup nila. Ganda nga. So, mahirap sa akin na bunutin si Cool, bunutin si Ibil, ipalit kay Raymond Boy, o kaya kay Mitchie, kay Jaren. Kasi gumagana sila eh, di ba? Gumagana sila. Ang hirap guluhin nung lineup na gumagana. Para lang ma-experience ng isang player o ng dalawang player na makapaglaro, di ba? Right. Nice. And parang ano yan eh, Sir Mox, sa Fortro. Parang ano yan eh, yung sa mga ibang games din, sabihin na natin sa, MLBB. Di ba yung Blacklist International, nandiyan sila, ESON, mga sub nila sabihin natin yung isa pa si Dexstar, di ba? So hindi sila naglalaro, kumbaga nasa backline lang sila. They have their own role in the squad we're in. Sabihin natin, kunyari may team tayo, Sir Mox, sa tayo yung sub, anong gagawin natin, di ba? Tayo yung magpa-pump up sa team or tayo yung sabihin natin utusan tayo nila Monboy, kunyari, no? Gawin natin yung mga yung mga na-request nila, kasi nakakatulong yun sa squad, nakakatulong yun sa moral ng buong team. And nagagets ko yung sagot ni Fortro, kasi nandun na nga ako before. Although wala kaming sub nun, kasi four members lang kami sa squad, pero nagagets ko yun kasi may MLBB team kami na nandun, tas may dalawang sub sila nung time na yun. Pero anyways, no. Napakagandang tanong para kay Fortro to, no. And at the same time, information din para sa mga nanonood diyan ng mga Filipino fans, especially for Playbook Esports. By the way, speaking of Playbook Esports, congratulations nga pala, no, kay AK ng PBE na nanalo dun sa Tekken tournament. I think it's Combo Breaker. Combo Breaker, no, tama. Ayan, congratulations sa boss nila, no, na si AK. Nanalo siya. Siya yung champion with a 3-2 series, no? Against dun sa Pakistani na world champion din nung nakaraan. Pero anyways, going back to the game na nga ngayon, no? So now, nalaman nyo na yung tamang formula, no? Para makakuha nga ng manok, para maging top number 2. Before the tournament even started, for Throat, did you even expect? In-expect nyo ba na magta-top 2 kayo for week number 1 agad-agad? Yeah. Actually, top 1. Aha, okay. Nice! Yun yung gusto namin, no? Tapos, pinapa-ano ka sa kanila, lagi ko sinasabi sa kanila na hindi yun gusto mo lang, kasi kaya yun eh. Kaya talaga yun. Nice! Kung paano maglaro yung mga players, kaya nila yun eh. Kailangan mo lang talaga sila kailangan mo lang sila ilagay doon sa system kung saan system magagamit kung ano yung kaya nila gawin. Uy, I like that. Parang yung show natin, Sir Mox, inside the zone. Kailangan mapasok sila doon sa zone. Well, so, one thing that I would like to commend sa Playbook Esports is the way that you control the circle when it comes to rotating all the way from the outside going to the inside. Kasi there were a lot of times for throw na nakita ko yung circle, kunyari Stalber Kamesh, yung dropping point niya, di ba? Yung circle pumupunta sa western side, so opposite side siya, no, ng dropping point niyo, and you find the chance na makapasok ng circle at the same time makapasok ng top 5 maybe or top 4
or even get the winner winner chicken dinner. Yes. Yun yung mahirap ani sa totoo lang mahirap gawin yun, Sir Mox, kasi lalo na yung pattern sa Erangel medyo syempre kailangan mong aralin yung rotation din ng iba, kailangan mo ring iwasan. Hindi ako magtatanong ng strat kasi alam kong bawal, no. Pero whenever na nakikita mo na ganda nung niro-rotate ng team ko, ano yung feeling, coach, na nararamdaman mo na ang layo nung ano nung pinasukan nyo tapos makakapasok kayo sa loob ng circle sa gitna pa? Nakakatuwa na ano na nakikita mo na ano sila na alam mo yun yung poise na hindi sila nagrarattle na hindi sila nagrarattle, alam nila kung kailan. Yun yung ano eh, yun yung diferensya nung day 1 namin tsaka nung day 2, 3, 4. Nung pagdating ng day 2, 3, 4, alam na nila kung kailan sila lalaban at kailan hindi. So yun yung nakakatuwa abang pinapanood mo. At the same time, nakakakaba, no? Nakakaba eh, pag nanonood ka eh. Oo, nakakaba talaga. Lalo, di ba, halimbawa, nag-drop na. So yun, kagaya sabi mo, Stalber Kameshki, tapos nag-pop na yung circle. Nasa west side, di ba? Uh-huh. Doon sa may part ng baba ng hospital. So nandun. Yun yung parang nakakakaba eh, lalo na hindi mo naman kita yung ano eh, yung team, kasi syempre iba-iba yung perspective na iba bibigay sa iyo nung broadcast, di ba? Correct. Ang team, so ayun, makikita mo na lang nakapasok na lang ng zone yung ano, galing. Yung team, like, diba? Isipin mo, Sir Mox, nanonood ka ng laro. I mean, you're also casting it. Yung position nila sobrang opposite talaga. Tapos correct. Mo na nakita lang, ko 'yan. Stage number 4, stage number 5 nasa loob sila ng circle, nasa gitna pa. Talagang nakakatuwa na makita na yung evolution ng yung meta ng PH, no, ng mga teams sa PH. Nakukuha na rin yung meta ng international stage. And I want to insert this kasi sabi niyo with regards sa zoning, no. I saw in the last game sa ating game sa last game natin sa ating day 1. I mean day 5 sa ating last week. Ginawa ng yung combo team natin si PBE Jaryl at saka si Michi. Uh-huh. Eh yun ang gusto kong i-top sa game 4 natin. So sa game 4 nakita ko how Michi saving Jaryl. Si Raymond yung na hindi si Moonboy na pin down na. Yung pero sa game 4 niya, yun ba yun? Hindi. Ay, iba to. Yun. Yung dalawang members sa game 4 natin na-trap sa zone si Michi at saka si Jaryl. Although, nabombahan. Tapos nakailag si Michi, napatay niya. Naka-pin down na siya nakalaban. That's the first one I want to talk about. That's actually in the Erangel, no? Game 4, no? Correct if I'm wrong. Then sa game 5, ito pinakamaganda sa Miramar. Nung nilusob na naman si Michi again, saving his brother. Pero, pinalagan pa rin niya na hindi siya nataranta. Going back to our topic kanina sa zone na hindi nataranta si Michi and he wipe out the team TTQ, no? Through time quick ba yun? TTQ yan. Ay? Basta TTQ. Time to quick. So yung time to quick, doon ko nakita na yung nga sinabi mo kanina, mahirap buwagin yung nasa chemistry talaga na laro. So when Michi was doing that, naisip ko, grabe, walang natataranta. Like lusog kayo sa akin. Kahit dalawa kayo, kakalabanin ko kayo. So, that's what I wanna talk about. Although they don't get the winner-winner chicken dinner, tag-sapo sana mga viewers mo natin sa game 4, naka 6 kills ang PBE. Nasa top 3 sila. Then sa game 5 naman, which is sa Miramar, although, top 4 pa rin sila, 6 kills. So, lahat yun, na gusto kong i-comment si Michi kasi although he's trying to save his teammate, whenever there's an enemy, kaya niyang iwanan yung kasama niya pero kaya niyang baliktarin. Pwedeng i-counter sila, dalawa pa. So, yun nga, na sinabi nga ni coach na mahirap buwagin ang isang team. But I wanna talk about this Michi and his sina Jaryl, no? So, are really doing a good chemistry. Maganda yung chemistry nila sa ating day 5. Lahat naman sila eh. Yung apat. Mm. Yung apat, no? Si Monboy, si Raymond, si Michi, si Jaryl. Maganda yung chemistry nila eh. Nandun yung chemistry nila eh. Kaya hindi naman din, makikita mo yung ibang team.
makikita mo yung ibang team. Pagtitingnan mo yung lineup, ang lakas ng lineup. Mm. Correct. Parang, ay, mananalo yan, yung lineup na yan. Minsan, nagiging difference talaga, yung chemistry talaga. Oh, okay, okay. Kasi hindi talaga, ano, hindi talaga. Parang yung ano, parang yung Exquisite Esports ngayon. I mean, pinag-a-add nila sila Kupa, sila MM, Super Pickles, si Nathan, si Dale, nandun din. So, magkakaiba. Ah, si Dale. Nasa 2-1-4 si Dale. Ay, si Dale pala nasa 2-1-4 rather, sorry. So, pero yun nga, yung si MM nandun sa Exquisite, tapos parang halo-halo na, no, Enigma, Arame Bro, tapos Exquisite Esports. So, hindi pala malakas ang inahabol pala, coach, no? Mga, sometimes, you need to dig up with the so-called, you need to spell properly the chemistry. Or, hindi porket, Portro, eto, superstar dito, tapos combine, parang, kumbaga, kwan na kayo, all-star team. Parang LeBron James, Wade, saka, Kasi ano naman ngayon eh, ngayon talaga, siyempre iba yung ano, no? Iba yung malakas yung player, kagaya na, di ba? Nina Federales, di ba? Nina Mitchell. Yes, yes. Iba yung malalakas yung player, pero iba din kasi talaga kapag ka in-sync yung players ng team, di ba? Yung history, yung synchronization ng team, nandun. Kasi, baliwala, kung apat kayo malalakas bumaril, tapos yun yung kayo nagsisync, di ba? Magkakaiba kayo ng idea kung paano maglalaro. Totoo. Napakagulo nun, di ba? Kasi kayo magkakaigin nun. Siguro din yung in regards sa siguro sa personality. Do you believe in the personality, sir, coach, na malay mo, o nga, superstar nga, pero baka siguro when it comes to personality, wala namang magsasabi na ako ang magiging wingman mo, ako ang magiging frontliner, wingman ka lang sa akin, mga ganun. So, is personality a contributory sorry yung anak ko, is contributory ba yung personality aspect sa chemistry? Or kailangan yung coach lang talaga magdo-dominate? Parang, kahit may personality ko kayo, basta controlling ko kayo, ganun. Like, I'm talking about the personality aspect. May chemistry, but personality-wise, what do you think? Personality, parang hindi naman, as long as wala dun yung ego. Attitude. Okay. yung, alam mo yun, yung attitude, di ba? Yung term, di ba? Di ba, alam mo yung term na, ay, may attitude yung player na di ba? So, as long as wala yun, at saka yung ego, yung mataas na ego na, ano, alam mo yun, yung player, yung mataas na ego. Yes. Yung mahirap eh. Yung mahirap. Mm-hmm. Ayan, so, kaya siguro, ano, Sir Mox, di ba? Kung, ayun, nakikita mo na yung team na yun, halimbawa, itong certain team na to, ang ganda nila tumimfight. Diba, pagka may na-down, alam nila kung sinong babak up, alam nila kung sinong patro. Nasa ano na kasi nila yun eh, nasa chemistry na nila yun eh. Ooh. So, kapag ka na-down to, sige to, hindi ka, minsan may scenario na hindi kagad siya magpapa-revive, no? Kasi tiwala naman siya dun sa team niya eh, na may timing, may tamang timing kung kailan siya pwedeng i-revive. I like that timing. Nice. Hindi kasi pwede na sa lahat ng oras, pagka down, revive may direction ka ng kakampi mo, i-revive ka agad, diba? Hindi rin pwede pagka down mo, rarap-ratin mo ng konti yung kakampi mo, ay, revive mo, diba? Tapos pag hindi ni-revive, magagalit. Magagalit ka, diba? I like that. Nice. Off mic ka ng next game. Parang ano lang yan, Sir Mox, parang sa regular na classic game. Minsan may mga random ka na yung nagpapareviva agad. Yeah. Tapos magagalit. Yeah, they really need to ask. Tapos ipapost ka sa Iyakan Center ng PUBG M, yung mga ganun sa group. Oh, iman nireviva. Pero talaga, you know, chemistry-wise, no, doesn't matter if you are like a top of the world or ikaw yung pinaka Grand Slam na player or ikaw yung 10 years in the making na player dito. Pero kung wala talaga chemistry, yun nga, no man is an island. So, ito, this is not a strat, no? I'm not gonna ask for the strat. I just want to ask, coach, no? This is not talk about the strategies. I know we don't have to disclose that. But, what do you like in combination sa sinabi ni Sir Kukuna, what do you plan, no, maliban sa ating PMCL, no, what do you plan while staying in PBE? What do you plan? Like kung gusto mo, siguro we are aiming na kumbaga wala nang tulugan sa amin, everyday scrim. What do you plan?
Like, what is your plan? Ano yung parang ano niya? Yung parang schedule? Parang ganun? Parang nagiging preparation. Preparation. Oh, yung mga ganun. Mga ganun. Like, any ideal plans for people while you stay in PBE? Ayun, kasi ang sa akin kasi, di ba, bilang, uh-huh, yun, bilang coach, no? Opo. Ang plano ko lang, iyan kagaya nung ngayong rest day, no? Mm. Ang plano ko lang, aralin yung previous week. Okay. Yung kung anong ginawa nung mga teams doon, kung anong hindi namin nagawa doon sa week na yon para makuha yung mga points ganyan. May tanong ako, gusto ko insert. Do you guys stay in one bootcamp or hindi? Ah, hindi. Ay talaga? So yung players ng PBE ngayon magkakahiwalay? Oh, magkakahiwalay. Ang ginagawa lang namin, ang cool. After ng day, magmi-meeting kami. Magmi-meeting kami after ng basta kada tapos ng araw, magmi-meeting kami for discussion lang kung ano yung nangyari nung araw na yon. Apo. Tapos pagkatapos nila banggitin lahat, no, kung ano yung nangyari. Apo. So, magkakaroon kami ng brief talk para kung saan kami mag-a-adjust para sa susunod na araw. Pero hindi ba sila exhaust, no? Kasi yung ating brief talk, alam mo yung medyo parang kumbaga umuusok-usok na yung ulo nila sa pagod tapos magbo-brief talk. Like how do you work around with that with them na medyo kwa na to, ha? Kumbaga umaaso-aso na yung ulo sa sobrang exhaust eh. Yung parang nauumay, no? Yun nga yung kaya, di ba, nung tinanong ako ni Kuku kanina kung i-rate mo 1 to 10, gano'ng kahirap ba? Opo. Ang sagot ko, 1. Napakadali nila i-coach. Kasi, nice. Once na nag-start kami ng meeting, no? After nung lahat ng laro, nung araw na yun, may meeting kami. Andun pa sila. Buhay pa sila. Alam mo yun, after ng ilang games na yun. So, lively pa sila? Oo, 6, di ba? 6 games. Grabe. Nice. Well, maaga kasi natatapos yung PMCL, sa totoo lang. Hindi siya agad ng energy drink ata yan, nagpo-sponsor ata si Coach ng energy drink. Yung setup kasi namin ngayon, sobrang bilis ng PMCL. Like, yung sa mga nanonood diyan, just to make you aware, yung kinakas namin ni Tash Bunny or yung kinakas ni Vince G at ni Aya, ano yun, may delay. Kumbaga tapos na yun nangyari. Matagal nang tapos. So, umbaga... Parang walang break yun, eh, no? Parang walang break, no? Meron kaming break, parang, like, 5 minutes after lang 2 games, tapos 10 minutes after 2 games. Parang walang break, 5 minutes is nothing. Kagaya nung, ano, no? Parang di kagaya nung last season, no? Yung last season kasi meron break sa, after 3 games. Meron. Yung parang 30 minutes to 40 minutes break yun, eh. After 30 minutes. Parang nawala, eh, no? Siguro, no? They plan the PMCL or the PUBG Mobile is planning to have to consistently take the momentum, no? Hindi, actually, on stride. Sir Mox, kasi I've been to other broadcast kasi or tournaments like sa COD, sa Free Fire, ganun yung setup nila. Wala talagang masyadong break. Like 5 minutes lang. Kumbaga, talagang tuloy-tuloy lang kasi pagka nagkaroon kasi ng break minsan, para sa akin, opinion ko lang naman to, minsan kasi yung ibang team, kunyari nagdo-dominate na sila, sabihin nating PBE, biglang nag-break ng matagal. After nung break na matagal, di ba, parang minsan nakawala ng momentum. Yun nga, nakawala yung momentum. Kumbaga yung gigil biglang nawawala eh. Like for example, kunyari si Michi, hindi niya napatay si Ichi ng Genesis Esports, kunyari lang. Eh syempre nang gigil, di ba, aantay ka pa 30 minutes, no, para sa next game. Syempre mawawala na yung gigil, yung init ba. Eh, pagka ganun kasi, Sir Mox, sa fourth row, yung setup, tuloy-tuloy lang. Tapos, wala pang masyadong break. Tapos, yung broadcast namin, ano yun? Delayed broadcast yun eh. Hindi ko alam kung how many minutes yung delay niya, pero parang 15-10 minutes yata. Parang 15. So, parang... Maganda din. Nung kunyari, nanalo na sila ng winner chicken dinner, nangyari yun, like, 15 minutes ago pa. So, kumbaga... pwedeng mang spoil yung mga pro players pero alam ko bawal kasi may minus yun, di ba? Pagka nanonood ka ng stream habang nangyayari pa. Tama, di ba? Hindi ko alam. Alam ko bawal yun eh. Kapag nangyayari pa yung stream tapos naglalaro kayo, bawal kayo manood ng live stream. Parang ganun.
Ewan ko ah, parang narinig ko yun before eh. Pero hopefully walang ma-minus or walang mahuli na may nanonood ng live stream, no. Pero oo, bawal. Bawal ka manood. Oh, bawal ka manood talaga, oh. Bawal. Bawal ka rin mag-live stream habang nag ano. Pwede yung recording, 'di ba? Pwede. Oo, pwede, pero bawal mag-live. Mm-hmm. Eh ito actually ah, before ko ipasa sa iyo, Sir Mox, kung meron ka pang final question. Yung final question ko kay Fourth Row is ngayon ito. For 7th place ang GE. Ano sa tingin mo yung nangyari sa kanila? Bigla silang baba eh, di ba? Like, hindi sila yung normal na GE last season na kung saan top 1, top 2, ganun, top 3, di ba? Top 7 sila, nakakagulat sa totoo lang. Anong opinion mo sa GE? Bakit sila mababa ngayon? Opinion ko sa GE, ba't sila mababa ngayon? Kung pagtitingnan mo, pagtitingnan mo yung scoreboard, nasa top 7 sila, tama? Di ba? Oh, top 7, oh. So, baka magkaroon ng idea na wala na, humina na yung GE. Actually, hindi sila humila. Pero kung babalikan mo yung last season, Kuko, di ba nag-ano ka rin naman, nag-cast ka rin kasi. Kung babalikan mo yun, yung last season, para sa akin, pinakamalaking factor dun, bakit napaka-dominating tingnan ng GE, lalo ng group stage, yung military base na zone. Ay, oo. Alala mo? Ang daming beses, diba? No? Ang daming beses. Hindi siya madaling beses. Kada araw, merong isang game na doon sa tatlong era, isa doon, military base yung zone. Uh-huh. Eh, di ba sa Novo sila bumababa, di ba? Mm-hmm. Eh, di ba, Novo sila magdadrop. So, makikita mo, sobrang komportable sila. Alam nila kung paano mag-gatekeep. Alam nila kung kailan nila titigilan yung pag-gatekeep at papasok ng zone. Alam nila kung saan sila pwepwesto doon sa island na yun. Diba? Alam nila kung kailan paano sila kukuha ng kill doon. Ngayon, walang ganun. Walang... I think meron lang dalawa ata for this week. Meron ilan. Diba? I think dalawa lang yata sa pagkakaalala. Parang dalawa nga lang. Dalawa lang for this week. Hindi kagaya ng last season na talaga araw-araw merong isang game na military base yung zone. Mm-hmm. Tsaka feeling ko hindi na ganoon kadali para sa GE na makipagmamaan doon sa mga teams. Kasi tulad nung yung MFG, yung YG, malakas naman talaga yun eh. Yung MFG, yung YG, yung Bro, yung... Yan, lalo yung 2-1-4 na hindi nila mapatay-patay yung 2-1-4, di ba? Pansin mo, sa GE. Sa GE, oh. Basta naglaban yung GE at 2-1-4, pre, pwede ka na pumusta. 2-1-4 na yan. 5-H, akin yan. Oo, sikuhin mo na yung katabi mo, pre. 2-1-4 ako. 2-1-4 ako, 5-H. Yun yung nangyayari ngayon eh. Una, wala yung military base na zone. Saka napansin ko rin, yung mga teams, hindi parang di na sila takot sa GE, no? Yun, wala na yung takot factor na kung saan ay nagkakaroon kasi ng advantage yung GE kapag natatakot yung mga ibang teams. Parang may nag-hold back kasi yung nung last season. Nag-hold back yung ibang mga teams. Hindi sila lumalapit masyado. Nanggugulat. Alam mo yun? Alam mo, nanggugulat. Yung bigla kang dediretsuhin ng push. So, yung ibang team, nagkakaroon sila ng tendency na mag-rattle. Diba? Pag nag-rattle, wala na. Hindi na sila makaka-teamfight ng ayos. Na, kaya kinakayan-kaya na ng GE. Ngayon kasi, diba, nawala yun. Nasanay na yun. Ilang games ba naman? Yun. Like, 3 weeks na nalaro last season. Tapos, 3 weeks na naman ngayong season, diba? Saka, siguro, bilang... Ayan din naman yung kalaban mo eh last season, 'di ba? So meron sigurong nagkaroon siguro ng idea yung mga team nan bawa. Tsaka same lineup sila. Hindi nagbago. Same lineup, ang binago. Same lineup, parang same strat nga yung ginawa nila eh. Same strat din, no? Totoo. Same strat. Kung paano nila nilalaro yung group stage last season, ganyan din nila nilalaro yung group stage ngayon. Although hindi naman ganun yung lalaroin nila ng finals. Ah, iba. Actually, iba yung finals nila. Iba mo nung finals. Iba nga yung finals. Pero ganun talaga. Same-same lang talaga. Tsaka napansin ko rin, nauunahan sila ng ibang squad talaga. Like, MFG, OSJA, lalo na yung OSJA. Ang hilig manguna yan eh. Yung other squads nga lang din. For example, yung ASTE. Pati yung PBE. Talagang nauuna lang talaga sa GE. Tapos ngayon yung GE, sila na ngayon yung nag-gatekeep. Kumbaga, nung last season... Compare mo sa this season, nabaliktad yung sitwasyon na kung saan ay nahirapan sila. Kaya sila na nasa number 7 ngayon.
Well, yun yung final question ko, Sir Mox. Ikaw ba? May final question ko ba kayo, no? Okay, na siguro, shorter yung sa akin, pero parang kaparehas din ni Sir Kuko, no? Coach, my final question siguro is, yes or no lang. Kaya ba yung OSJ? Oo. Nice. Nakatakas lang yung mga yun ng week 1. Eh. Isang yun! Yan, gusto ko. 9 points eh. I love it, I love it. Gusto ko yung nakatakas lang. So, we look forward, Sir Coach, na to amaze us. Yan. Actually, nasa last part na tayo ng ating show eh. So, what can we expect now on week number 2? Coach Fortrow for Playbook Esports. Not just for Playbook Esports, expectations din sa ibang squads na ng ibang bansa at squads ng PH. Ayan. Saan muna tayo? Sa PBE muna. PBE muna. Sige. Sa amin muna, kung anong i-expect niya sa amin. Ano ba? Ganun pa din. Expect niya na maglalaro kami ng ganong performance, yung mataas na level ng performance. Consistent kumbaga. Eh, yun yung gusto namin i-try ngayong... Don't fix what is not broken. Parang ganun. Yeah, consistency. Kasi kung meron kaming kulang nitong first week, consistency yun. So, yun. Talaga, i-work out namin ngayong week na mas maging consistent. Yan. Walang strat-strat na tanong yan, ha? Wala din. Di rin ako sasagot, no? Sa mga nagtatanong dyan, anong strat ng PBE, paano sila nananalo? Manood kayo ng live stream natin sa PUBG Mobile Philippines Esports. Yan. Supportahan natin, guys, yung ating mga PH quads. At kung meron man kayong sinusuporta na ibang bansa, okay lang. No? Basta PH number 1. Kahit ako yung nasa English broadcast PBE ngayon. Number 1! Pero yun, ayun, going back dun sa question. Ikaw, ano yung expect mo sa mga ibang squads? Lalo na yung mga Myanmar squads ngayon. Medyo hirap sila. Yung ibang squad, feeling ko mas okay na yung magiging laro nila ngayon week 2. Kasi kadalasan talaga yung week 1, nandun pa sa amin. Alam mo yung parang tense pa. Mm. Kung hindi man tense, alam mo yung parang... Warm-up, nag-warm-up pa. Testing the waters, parang ganun. Oo. Parang warm up pa. Parang testing kung halimbawa dito kaya tayo dadaan, ano mangyayari sa atin. Alam mo yan, yung ganun. So, malamang testing waters. Mag hard rotation kaya tayo, ano kayo mangyayari? Oo. Ay, napansin ko yung hard rotation niya nung nakaraan. Oo, nakita ko rin yun. Si Raymond, yung kan. Oo, grabe yung hard rotation. Yes. Sa Miramar yata yun, kundi ako nagkaamal. Oo, pero kung mamatalino kasi alam na niyang mag-kwama. Galing kayong ano, pipindo na sila. Galing kayong eastern side nun, ng bilog. Tapos, oo. Ba't ito lumalabas ng circle? Tapos pupunta pala sa north. Ah, okay. Gusto ata niyang... Ginawa namin nila alas dati yun. Gusto ata ng PBE na kahit papano may mapiga na kahit papano na placement point. Kasi kuwan na yun eh. Trap zone na yun eh. Parang kuwan na all sides na kuwan na hindi na makatakas. Pero I like that kind of thing. Akala ko nga isisave pa nga yung mga kasama niya. Pero mind talaga is parang at least kahit papano isa sa kanila makapasok sa zone. So, I kind of like that that technique. And baka siguro makakita pa tayo ng mga hard route sa zone sa susunod na week. Masaya sana ano yun, no? Oo, masaya sana pag-usapan yung mga ganun. Yung mga strategy kaso binabayaran tayo sa mga ganyan. Sa di mo yun, lalo, bawa sa akin, lalo sa akin, di ba, nagko-coach ako sa isang team. Siyempre, di naman ako pwedeng magdadaldal dito, no? When time comes, guys, you. Sa mga nanonood yan. We appreciate you, ha? We appreciate you to be here, po. When time comes talaga, kapag kanyari, tapos na lahat ng mga ginagawa natin. Well, yung ready ka na mag-expose nung... expose na natin lahat. The joke lang. Pero yun, yung last question ko is expectation naman sa mga PH quads, hindi lang sa PBE. Ayun, no, kung sa mga ibang lahi, 'di ba, na kanina sabi ko, siguro nag-a-adjust pa lang din, kumbaga nagte-testing pa lang din ng ginto ng ganyan. Sana yung sa hindi lang sa amin, no, hindi lang sa amin sa PBE, pati din sa ibang PH team, sana natapos na sila, no, parang or natapos na kami na tingnan kung ano yung paano lalaruin. Yes. Week 1, di ba? Para, kasi, di ba, pag tinignan mo, hindi din naman talaga ganun ka,
ka. Sakto lang yung mga nangyari doon sa mga PH teams. Merong nasa taas, merong nasa gitna, merong nasa baba, no? Mas okay sana, no? Although, syempre, kalaban sila, no? Pero okay sana na at least, di ba, parang nasa taas lahat. Oo, maganda yun. Sipin mo, top, ilan ba tayo? Seven. Seven, no? Nasa top 10 lang. Walang bababa ng top 10, no? Yun, sa first page, no? Mm-hmm. Di ba, sa first page. Kasi, ano na rin natin yun, eh. Kumbaga, parang, ano na din natin yun, na, halimbawa, nandun tayo sa first page. Siyempre, di ba, ano yung isipin ng mga ibang lahi? Correct. Tsaka ano tayo kasi may pinakamaraming ano eh ano slot. Yun, isa pa yun, no. May pinakamaraming slot sa region. Pinakamaraming okay. Teams, di ba? Kasi pag halimbawa na sa top 7 yung mga PH team, syempre isipin ng mga ibang lahi. Okay yun nilaro nila. Okay maglaro yung mga PH team. So hindi natin yan pwede ano, hindi natin yan pwede yung magbabang overall ranking. Correct. Iba yung resulta. Ayun nga. Ano pa lang naman, first week pa lang naman eh. Nandun ba sa ano, well, nahihikab ba? Well, ganun talaga guys. First week pa lang, kumbaga si, ano, sumasaw-saw lang sila dyan sa yung, kumbaga ano, kumbaga nagpa-practice ka mag-swimming, no? Sinasaw-saw mo yung paa mo. Yung paa mo. Yeah. Check mo kung malamig. Testing waters. Testing waters. Naalala ko tuloy nag-swimming kami sa Tagaytay, sobrang lamig ng tubig. Anyways, yun. So, that is it, no? Sir Mox, para sa ating first yung pilot episode ng ating Inside the Zone, and hopefully ay magkaroon tayo ng second week, no? Next week. First episode ba to? Ano? First episode ba? First episode to. Oh, swerte ko pala, no? Pioneer ako. Pioneer yun. Yan. Pilot episode to ng Inside the Zone. And guys, before tayo mag-bye sa isa't isa, no? Promote na lang din natin yung ating mga social media and also yung mga teams na maglalaro na for the next week. Let's start with the fourth row. Yun. Sa lahat ng mga ano, no? Sa lahat ng mga nag-support sa amin noong week 1, salamat, no? Tapos yung ibang PH teams, no? I-support din natin. Lalo yung team namin, Playbook Esports. Yun. Follow them in social media, lalo na sa Facebook, no? Napaka-active ng social media page ng Playbook Esports. Saka yung ano pala, follow nyo yung page ng ano na PUBG Mobile Philippines. Yung? Kasi doon nyo mapapanood yung ano yung mga laro. Yung mga laro. Mamamaya kasi hindi nyo makita eh. Diba? Actually, nasa YouTube din tayo. Nasa YouTube din tayo eh. Chinek ko, PUBG Mobile Esports mismo. Nandun lahat ng broadcast eh. KHM. Meron din. Ayan. So yan, follow nyo na rin guys si Fourth Row sa kanyang social media page. I know meron siya. Oo. TikTok din yata, may TikTok ka rin, no? Sumasayo po yan pag nagte-training. Pag nagre-relax, sumasayo po yan. Ayan. Sa TikTok. Ayan, follow nyo sila guys, si Lemon Boy, Michi, si pa ba, si Raymon, si Evil. Raymon. Si Cool, si Jaril yan. Ikaw Sir Mox. Okay, so thank you so much kay paring Kuko, no? Again, it is in the zone po tayo, no? Inside the zone. So, inside the zone or in the zone, kahit sa basta importante, lahat tayo nasa zone. Ako po ang inyong kasama po dito sa ating podcast po, si Sir Mox, sa dalawa po ating page. Una is, kung gusto nyo ng shoutcaster, version ko is www.facebook.com/SirMox at saka ako rin po ay isa ninyong kasangga at kakampi sa esport because I'm a lawyer. You can check me out at www.facebook.com/AttorneyMox at pag-uusapan din natin doon sooner or later ang mga samot sa usapan about esport. Mga hindi nagbabayad, may mga ginagawang kalokohan. Ayan, pag-usapan po natin doon. Yung mga falsifying documents. Ayan. Ayan. Yung mga may pilot. Ayan. Cheating sa in-game. Ayan. So, pag-usapan po natin doon sooner or later. And you can hop into my page kung may mga legal consultation kayo. I'm still trying my best to become a trial lawyer. So, may mga kaso na tayo. Tutuloy natin. Huwag kayong mag-alala. Nasa kamay kayo ng magandang buti naalala mo pa, Your Honor. Naalala mo pa ba, Your Honor? Yes, Your Honor. But yun nga, yun nga. So, nung papasalamat din ako kay paring coach
front row or fourth row, front row tawag ko dyan, ever since season 2 ba yun? So maraming salamat sa pagpunta nyo po dito, no? Maliban sa Pioneer, you are very very welcoming. Ika nga, kung scale to 1 to 10 din kami ni Paring Kuko, para sa amin 1, napakagaling mo nakasama po dito well, sa well, amin. Well, most likely, no, Sir Mox, if ever man na sila yung maging champions, no, for PMCL season 2 or summer, then most likely sila yung magiging guest natin by after finals, no? Sana vacant sila. And guys, again, itong PMCL na to ay may, hindi ko pa kasi pwedeng sabihin yung isa pa eh. Pero yung isa announced na, yung PMWC or yung PUBG Mobile World Cup, meron tayong one slot, no? So kung sino man yung maging champion, sila ay makapasok sa Saudi Arabia, Riyadh. Amen! Ano? Isingit ko lang dito, boss, sa front row, ha? Kung makapasok man ang ating beloved PBE, kung pala rin sa PMWC, itutur ko kayo sa Riyadh kasi taga-Riyadh din ako. Yun! Ay, yun pala. Kawan po ang mga lugar dyan. Sama nyo na ako, PBE! Kasi parin ko ko para on live kami na mag-exclusive in the zone. O inside the zone. Live via satellite, di ba? Oo, promise. Alam ko mga lugar dun sa Riyadh. Man, I've been there, man. Mm. This is a place so good, bro. Well, Sir Mox, at fourth row, that is it for us. Again, ulitin ko. Ito yung first episode ng Inside the Zone and hopefully makita namin uli kayo. Again, available tong Inside the Zone sa lahat ng social media pages ko. Actually, magkakaroon lang ng preview sa may Facebook. Pero available talaga to sa YouTube channel ko. Exclusive to sa YouTube channel ko. Diyan sa may ilalim ni Fortro yung at I am Kuko TV para mahanap nyo, no, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok at saka sa Facebook. So guys, thank you very much and see you on the next one. Bye-bye!